paano nga ba gagawin ang factoring by grouping? Gusto mong malaman? Tara at pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is HumorPH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please pakiclick ang subscribe and also click the notification bell. And please do share this to your friends as well, your classmates, sa teachers, sa tita, tito, ate, or kuya, or kung sino mang may kailangan ng ganitong lesson. Alright? Without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to discuss about factoring by grouping. So ito yung pinaka-last na factoring by grouping na pag-uusapan natin. So we're done discussing yung limang factoring method already, tama? So we have common monomial factoring, difference of two squares, perfect square trinomial, summing difference of two cubes, tapos factoring quadratic trinomial. So ito yung pinaka-last, factoring by grouping. Alright? So let's get this lesson started. So let's discuss now factoring by grouping. So just like any other factoring method, di ba? Kung matatandaan ninyo, meron silang kanya-kanyang conditions. Meron silang kailangan i-satisfy muna bago mo i-apply yung particular factoring method. Tama? So, hindi naman din makakawala yung factoring by grouping. So, meron din naman siyang kanyang condition lang. So, kailangan masatisfy muna ito bago ka mag-proceed sa pag-factor using this method. Alright? So, ito yung dalawang conditions niya. Una, dapat yung expression ay merong apat na terms o kaya mas madami pa. Number two, one or both of the group has greatest common factor. So, pwedeng isa lang or yung dalawa ay parehong may common or may greatest common factor. So, later we'll go into this, paano yung titignan. Alright? So, let's proceed. So, punta muna tayo sa recall kung paano gumawa or gawin ang common monomial factoring. Sir, bakit po tayo magka-common monomial factoring? Kasi ang factoring by grouping is series of common monomial factoring. So, gagamit ka ng dalawang beses ng common monomial factoring. Minsan nga tatlong beses pa. So, kaya, kailangan mong i-recall talaga yung common monomial factoring na lesson. Alright? And besides, di ba, ang common monomial factoring, talagang sa kahit na ano siya ginagamit. Kahit ilang terms yan, kahit minus yan, plus yan, cube yan, squared yan, lahat yun sumisingit. Nakikisaw-saw lagi sa common monomial factoring. Tanda ba ninyo? Yes. So, kasi ang common monomial factoring pwedeng i-apply sa lahat. Walang makakaligtas kay common monomial factoring. Ayan. And, sige, recall natin. Ang common monomial factoring ay kapag merong GCF yung number o kaya yung variable. Or merong pareho. Ganun na lang. So, let's say 2 and 6. Diba? Parehong may number. Pero, you have to check kung may GCF yung 2 and 6. Alright? So, sa pagkuha ng GCF, ang iisipin mo lang, ano yung number na makaka-divide sa 2 saka sa 6? Na pareho, yung pinakamataas na number, that could divide 2 and 6. And that is 2. Tama? Tama ba? Yes. Ito ay divisible sa 2, ito ay divisible sa 2. Tama? So, greatest common factor ang tawag doon. And kung meron siyang ganun, ibig sabihin, this could be factored using common monomial factoring. Alright, so let's proceed. Now, yung variable, wala siyang pareho. Tama? X lang dyan, tapos yung isa wala. So, hindi natin pwedeng gamitin as GCF yung X. So, dun lang tayo sa number, which is 2. So, yung GCF, ilalagay mo yan sa labas. Right? So, nakuha natin GCF ay 2. So, ang 2 nasa labas. Then, after that, lagay ka ng parenthesis. Tapos, di-divide mo term by term. Eto versus dito. Eto versus dito. So, eto muna, term by term. So, since number lang naman ang nasa labas, so number by number lang. Then, yung variable, kopyahin mo lang. Number by number. So, let's have 2 divided by 2, that is 1. So, lagay ko muna sa taas. 1. Tapos, x.
Di ba? Ang x, kakopyahin mo lang. Now, yung 1x kasi is just x. Di ba? Di na kayo, kasi yan usually nilalagay. So, therefore, ilagay mo yung x na lang. Okay? So, that's for the first term. Second term, positive 6 divide 2. That is positive 3. Tama? And, sarado mo na kasi tapos na tayo sa dalawang terms. Ayan. And this is now the factored form. Now, kung gusto mong i-check, ganito ang pag-check ng common monomial. So, dapat kapag dinames ko itong dalawa, lalabas ito. So, let's see. 2 times x, what is that? 2x. Tama? 2 times 3, what is that? 6. Ayan. So, therefore, tama tayo ng factored form. Okay? So, sana nare-recall ninyo. Ito another common monomial factoring. So, now, so hindi porket may dalawang number automatic may common monomial factoring. Okay? So, check nyo kung may GCF. So, let's have 5 and negative 6. Di ba yung 5 and 6, ano yung pinakamataas na number that could divide 5 and 6? Hindi siya pwede sa 2. Hindi naman ito divisible sa 2. Ito sana pwede. Hindi rin siya pwede sa 3. Kasi ito lang ang divisible sa 3. Ito hindi. Right? So, ang GCF kasi ng dalawa ay 1 lang. And usually kapag 1, hindi na siya ginagamit. Hindi na siya inilalabas. Alright? So, ibig sabihin yung 5 saka yung 6, hindi na siya kukuhanan ng GCF. Right? So, iba kasi dito kanina. Di ba? 2. Ayan. Pero kapag 1, hindi na siya ginagamit. So, let's take a look at the variable, which is x squared saka x. Ang tanong lang dyan, pareho bang may variable x yung term? Yes. So, may x ito, may x din yung kabila. So, ang magiging logic lang doon, pareho silang may x. Common sa kanila yung x. Kung common sa kanila yung x, pwede silang i-factor through common monomial factoring. Gets? May parehong x yung kada term. Alright? So, ang common monomial factoring din po ay kailangan lahat ng terms, ha? Hindi pwedeng isang term lang ang merong x. Kailangan lahat meron para lumabas yung variable x. Now, kung matatandaan natin, ang pagkuha ng GCF ng variable, as I mentioned before, so, pipiliin mo lang yung mas mababang exponent. So, ito ay raised to 1, ito ay raised to 2. So, ito mas mababa. So, therefore, siya ang GCF. Actually, mas madali kapag variable kasi pipili ka lang. Kung may dalawang x dyan, piliin mo lang yung mas mababa. Siya yung GCF. Ayan. So, wala namang GCF yung number, so walang katabing number yung x. Now, then parenthesis tayo. Remaining factor ilalagay sa loob. So, yung 5, walang kinalaman. So, kopyahin mo yung 5. Tama ba? Kopyahin lang yung 5. Yung x squared, ganito natin na-analyze ito. So, ganito yung shortcut natin. May dalawang x, binawasan mo ng isa na nasa labas. Kasi dinidivide natin to eh. Itong buong yan dito sa x. Itong buong to dito sa x. Now, may dalawang x, binawasan mo ng isa kasi nasa labas siya. Ilan na lang matitira? Isa. Very good. Isa na lang. Ibig sabihin, atong dalawang x na yan, isa saka isa. Okay? Next, yung negative 6, kopya. May isang x, binawasan ko pa ng isa. Ilan na ang matitira? Wala na. Alright? Kaya itong second term, that is just negative 6. So, we're done with the first term and second term. Therefore, this is now the final answer. Ayan. So, x multiplied by 5x minus 6. Kung babaliktarin natin, so 5x times x, the answer is 5x squared. Tapos, x times negative 6, the answer is negative 6x. Okay, so that's it. Ganun ang common monomial factoring. Sana nakakatulong ito para ma-recall ninyo. Last one, ito. Ito medyo kakaiba siya. Kasi ang common sa kanila is, ano na mismo? Binomial or expression mismo. Tama? Pero common pa din. Kasi ang ano lang naman, ang logic lang naman sa common monomial factoring is that, kailangan may common. So, since common ang x plus 1 saka x plus 1, parehong pareho, parehong x, parehong plus, parehong 1, walang pinagkaiba yung dalawa, so therefore, pwede ang common monomial factoring. So, this is our first term, x multiplied by x plus 1. Second term is y multiplied by x plus 1. So, since ito ang GCF natin, di ba, ang GCF natin is x plus 1, ito yung parehong pareho. Hindi naman pwede yung x saka yung y kasi magkaiba sila. Pero yung x plus 1, pareho sila. Tama? So, we have x plus 1. So, ito yung ilalabas mo. Ngayon, when we divide this term to this one,
Ang mangyayari dyan, ganito yan, di ba? When we divide x plus 1, eto, i-divide mo dito kasi kung ano yung GCF divisor natin siya, divide by x plus 1, if you can still remember, tinatanggal lang yan. Tama? Pag parehong-pareho, di-divide mo lang. So, the answer is x. So, therefore, dito sa kabila, ang matitira dito sa first term ay x na lang. Okay? Next, let's do that to positive y. Y is x plus 1 over x plus 1. Now, pareho na yung dalawa. Di ba? Parehong x plus 1. So, i-divide natin yan. So, the answer is y. So, plus y. Now, if you're asking, sir, parang di ko ma-recall na dinidivide natin yung ganyan. Ganto po kasi yon. So, remember, ano nga ba ang 1 divided by 1? That is 1. Ano ba ang 2 divided by 2? That is 1. What about x divided by x? That is 1. So, ang pinaka-point nito is that, when you divide both, parehong-pareho, so the answer would always be, what? 1. So, ibig sabihin, when we divide this common, atong pareho, nagiging 1 siya. So, kung magiging 1 ito, kung magiging 1 yan, it is y times 1, the answer is y. Tama? Kung magiging 1 ito, ito times mo yan sa x, sorry, that is 1. Magiging siyang x times 1, that is x. So, yun ang reason kung bakit tinatanggal na siya. Kasi that is 1 already. And 1 cannot affect the value of our multiplier. Ayan. So, kaya, ganyan siya. Or in short, ganito na lang, kung ano man itong pareho, tanggalin mo lang yan dyan, ipasok mo ito. Kung ano man yung pareho, tanggalin mo ito dyan, ipasok mo yung matitira. Ayan. So, ganun lang. And this is now the final answer. Ayan. So, take note of this kasi itong gagamitin natin dito sa common monomial sa factoring by grouping. Ayan. Now, so let's proceed. So, patalastas pa lang yun. Alright? So, ito na talagang totoong laban. So, let's have 1 and 2. So, in our discussion, I'm going to give you two different ways kung paano isolve ang factoring by grouping. Alright? So, let's have this one. Number 1. xy plus 2x plus 5y plus 10. Alright? So, sabi sa factoring by grouping, dapat, ano daw, di ba? Dapat may 4 terms. Tama? 4 or 5 terms. 1, 2, 3, 4. But usually, I'll give you yung 4 terms lang kasi nga, yun naman ang ma-encounter ninyo dito sa topic ninyo in grade 8. So, lagi siyang 4 or madalas 4. So, yun na ang i-focus natin. So, we have 4. Tama? So, pasok siya sa condition 1. Then, yung second, dapat daw yung kapag nag-grupo tayo, may GCF pareho. So, let's see. Mag-grupo tayo ng dalawa. Kasi nga grouping, di ba? So, mag-grupo tayo talaga. So, let's see. Check mo yung etong una sa kayong pangalawang term. May GCF ba yung xy sa kayong 2x? Sir, yes. Kasi pareho silang may x. So, i-grupo mo yan. Grouping symbol, parenthesis. Alright? So, parehong may x, so pwede ko siyang i-grupo. Next, 5y sa ka 10. So, tingin mo may ano sila? May GCF? Yes. O, i-grupo mo yan. Bakit, sir, may GCF? Yung 5 sa kayong 10, divisible pareho sa 5. Okay. So, therefore, may GCF sila. Ayan. So, therefore, may grupo na. Tapos, ang condition number 2 is may GCF ba? May GCF ba to? Yes, that's x. May GCF ba to? Yes, that's 5. Kasi divisible sa 5, divisible sa 5. Ayan. Now, before we proceed talaga, so make sure muna you have to ask yourself. Diba? Sabi ko kanina, ang common monomial factoring nakikisaw-saw sa kahit saan. You have to check always kung pwede pa siyang i-factor through common monomial factoring. Okay? So, sa common monomial factoring, dapat lahat meron. Alright? Walang may iiwan. So, let's see. May parehong x ito. Dapat may x to, may x yan. So, wala naman. So, hindi siya pwede. May y ito. Dapat lahat may y. So, hindi pwede. Tapos, yung 2, 5, and 10, wala silang GCF except sa 1. So, therefore, hindi na pwedeng i-apply ang common monomial factoring. So, proceed tayo sa factoring by grouping. Alright. So, eto na nga. Eto na yung totoong laban. So, let's see. So, gagamitan lang natin ito ng common monomial factoring. Alright? So, dito ka lang mag-focus kay xy plus 2x. So, later iso-shortcut na natin, pero ngayon, sige, hiwa-hiwalayin natin para mas mag-gets ninyo. So, xy
plus 2x. So, ito yan, yung unang grupo. So, ano nga yan? Tapos later, ito naman, yung 5y plus 10. Ano nga ang GCF? X po. Kasi, pareho silang may x. So, may dalawang x, pero ang exponent ay 1 lang. So, we have x lang. Labas mo lang yung x. Then, yung xy divided by x, so may x dito, i-divide mo sa isa pa or tatanggalan mo ng isa, wala nang matitirang x dito. Tama? And yung y, since wala namang y ang GCF, kopyahin lang. Alright? So kapag magdi-divide po tayo ng GCF saka ng term natin, so kung ano yung walang gagawin, yung walang ganap, kinokopya lang. So just like y. Hindi mo naman siya pwedeng ipilit kay x kasi nga, yung y ay y variable, hindi sila same base. Okay? Now, yung plus 2, copyhin ko lang siya kasi walang ganap yung 2 eh. Wala namang number dito except sa 1. That's 2 divide 1, 2 pa din naman. Diba? Ang x, tinanggalan mo ng isang x, wala nang matitira. Ayan. So, we have x multiplied by y plus 2. So, kapag dinames mo yan, x times y, that's xy. X times 2, that is 2x. Next, let's proceed to 5. GCF, dapat master nyo na ang GCF by now. Alright? So, mag-practice kung medyo nahihirapan pa. So, 5 and 10, ang GCF nyan ay 5. So, paano nga po, sir, iisipin yung GCF? Mag-iisip ka ng number na pwede makadivide sa 5 saka sa 10. Yung pinakamataas na number that could divide 5 and 10. And that is what? That is 5. Diba? Divisible to sa 5, divisible to sa 5. And siya ang pinakamataas. Alright? Now, walang kinalaman yung y, later ko kopyahin lang. Pero ang number, sa number mo siya i-divide. 5 divided by 5, that's 1. Pero may y, so that's y. So, bakit di ko nalalagyan ng 1? Kasi that's automatic na may 1. Diba? 1y eto. Automatic yon. Next, yung positive 10 divided 5, that is 2. That's positive 2, kaya plus 2. 10 divided 5, that is 2. So, the answer is positive 2. Ayan. So, ito ang factored form ng 5y plus 10. Now, ibalik natin siya dito. Alright? Ayan. So, x multiplied by y plus 2, ito yung factored form niya. Remember, may plus doon. Tapos, ayan. 5 multiplied by y plus 2. Okay. Now, may common factor na ba? Yes, sir. Pareho na po silang may y plus 2. Okay? So, ibig sabihin, pwede kong ilabas yung common sa kanila. Ganito ang mangyayaring format. Yung y plus 2, kasi common factor siya, nasa labas, gaya nitong dalawa. Then, gawa ka ng parenthesis. Kung ano yung matitira, yun ang nasa kabila. So, tatanggalin mo lang yan. So, matatanggal ito, kasi ito, i-divide niya dito, that is x. Tapos, tanggalin mo yan, kasi andito na siya, that is 5. Ayan. And this is now, the final answer. Ayan, so ganyan lang po ang factoring by grouping. Just be careful, merong mga kakaiba minsan, lalo na kapag minus ito, nako, kailangan alam mo kung anong gagawin. But don't worry, I'll guide you kung anong ginagawa doon. Alright, so I'll repeat dito, ganito lang siya kasimple, shortcut ko na, diba? Common yung y plus 2, inilabas. After that, gawa ka ng parenthesis, yung y plus 2 dyan, tanggalin mo. Parang anong nangyari ganito lang, tinanggal ko siya, kung anong natira, x na lang. Tinanggal ko to, anong matitira? Plus 5. Final answer. Ayan. So, sana malinaw ito, alright? Next. So, let me have another way. Kasi there would be times, kung mapansin ninyo ha, parehong problem yan, parehong given. There would be times na kailangan mo siyang i-rearrange. Na hindi pa nakaka-arrange ng maayos yung mga terms natin. So, that's what we are going to do for this what? So, get it, see. Factoring by grouping, of course, conditions, na-satisfy na naman to kanina. So, ulitin lang natin. Four terms, check. Tapos, pwede ma-i-grupo, check. Now, i-rearrange natin. Kasi pwede mo tong isolve using this one. Pwede ko kasing i-grupo yung xy saka 5y. Bakit? Kasi pareho silang may y. Tapos, yung 2x naman saka yung 10. Bakit? Kasi yung 2 saka yung 10, pareho silang may GCF. So, ganito ang mangyayari dyan. Pwede ko siyang i-rearrange. So, let me rewrite it here sa baba. So, itatabi ko lang yung parehong may GCF. So, we have xy. Itatabi ko yung plus 5y. Kasama niya po yung operation, alright? So, magiging siyang plus 5y.
Next, copyin mo yung 2x. Katabi niya na yung plus. Then, again, nag-rearrange lang. Hindi po transposition. Kung familiar kayo sa transposition, baka isipin ninyo na, sir, bakit hindi po nagpapalit ng sign? Ang transposition po, or yung addition property of equality, nangyayari siya kapag lumipat ka sa equal symbol. Kunwari, yung x plus 2, tapos may 3. So, kapag nilipat ko yung x plus 2 sa kabila, dumaan siya sa equal symbol, yun ang transposition. So, in this case, nag-rearrange lang po tayo. Okay? In-arrange mo lang. Parang kung saan dapat ito itatabi, itatabi mo lang. Okay? So, walang transposition na nangyayari if you're asking about it. Bakit hindi nag-change ng sign? Alright. So, yun po ang reason. Alright? Next. So, since magkatabi na, yung naisip natin na magka-partner, kasi pareho silang may GCF, igrupo mo na siya. So, parehong may Y, so pinag-partner ko siya. Parehong may GCF yung 2 saka yung 10, so pinag-partner ko rin sila. Alright. So, sir, hindi po mabago yung sagot kapag ginawa po natin yan? Hindi po. So, let's see kung parehong magiging sagot natin. So, sige. Let me show you muna yung magkahiwalay. Ito muna. XY plus 5Y. Ano ang GCF nila? Y po, sir. Kasi Y ang common sa kanila. So, we have Y nasa labas, ang GCF. XY divide Y. So, yung X walang ganap, kopya. Yung Y, tinanggalan ng isang Y, wala nang matitira. Okay? Yung plus 5, wala namang number dito, kaya walang ganap yung 5. So, plus 5 lang. Then, yung Y, binawasan ng Y, the answer is wala. Okay? So, walang matitirang Y sa loob. So, ito yung sa first term natin. Next, we have 2x plus 10. So, eto ngayon, ang GCF ng 2 and 10 ay 2, di ba? Ano makaka-divide sa 2 saka sa 10? 2. Tama? Yung x walang GCF kasi hindi sila the same sa second term. So, since number lang, ang x dyan kukopyahin lang, walang ganap ang x. 2 divide 2 is 1, tapos may x. So, that's 1x or just x. 10 divide 2, that is 5, plus 5. So, may common. Tama? Tapos, ipapalit ko to dito. Magiging siyang y multiplied by x plus 5. Tapos, huwag kakalimutan yung plus. Very important. Huwag kakalimutan ito. So, kasi bago mo to ilagay, bago mo ilagay itong factored form niya, kailangan may plus siya na napapagitnaan. So, that's 2x plus 5. Alright. So, di ba meron ng pareho? May pareho na siyang x plus 5. So, gawin mo lang, ilabas mo yung x plus 5, tapos kung anong matitira, y plus 2. Alright? This is now the final answer. Ah, diba? So, madali lang. Although, nag-rearrange tayo. Pero, there would be times talaga na kailangan mo siyang i-rearrange. Alright? So, same lang. Sir, paano po siya naging the same? Kasi kung mapapansin po natin, sir, y plus 2 ang nauna dito, tapos x plus 5 doon. Alright? So, dito diba naging x plus 2? Ay, kanina kasi, y plus 2 ang nauna, tapos x plus 5 yung kasunod. That's the same. Alright? So, property yan, commutative property, magkabaliktad man yan, same ang magiging product nila. Alright? So, ganun. Yun ang process, yung dalawang way na sinasabi ko kanina. Alright? So, I hope nagigets. So, let's proceed ta sa example number 2. AB minus 7A plus 4B minus 28. So, again, dalawang method. Yung pagre-rearrange tapos yung hindi. Alright, so sige. Let's have this one. Be careful kayo kapag ang gitna ay minus. Alright? So, first, you have to ask yourself, 4 terms ba? Or 5 terms? 6 terms or more than? 1, 2, 3, 4. So, check tayo. Next, kapag nagrupo ba tayo, magkakaroon ng GCF? Let's see. AB saka may A, so pareho itong pwede i-grupo. 4 saka 28, pwede din. Diba? Kasi ang GCF niya ay 4. Alright. Now, hindi naman lagi, hindi po required lagi na may GCF pareho. Pwede yung isa lang ang meron. Yung kabilang grupo, wala. Okay lang yun. Alright. So, take note, plus ang nasa gitna, kaya we can just freely group it. Once na minus yan, please be aware of that. Once na minus yan, may gagawin tayong bago. Alright? So, sige. So, let's proceed.
So let me see kung kakayanin nyo na na idiretso. So eto, gawin natin eto. Yung AB minus 7A, ano ang GCF niya? Sir, A. Okay. So ilabas natin yung A. Next, yung AB, i-divide mo sa A. O kaya yung A, tatanggalan mo ng A ito. Tama? Yung B ang matitira. Tama ba? Tama kasi nawala na yung A eh. Nandito na siya sa labas. Minus 7, walang kinalaman yung 7. Tapos A, tinanggalan mo ng A. The answer is wala. So walang matitirang A dito sa 7. Let's proceed here. So yung plus, huwag kakalimutan. 4 and 28, ang GCF niya ay 4. Kasi divisible to sa 4, divisible yan sa 4. So we have 4 here. Okay? Next. So ito ang kalaban natin na ito ang pinag-uusapan natin. Since number lang ang GCF, so di-divide mo lang yung number sa number. Yung variable kukopyahin lang. 4 divide 4, that is 1. Tapos B, kopyahin mo lang. So since 1, di mo na siya isusulat. Okay? Negative 28 divided by 4, positive 4. This is negative, okay? Kasi minus siya doon. Divided by 4, that is negative 7. Tama? So yun, recall nyo rin yung division. Ayan, pag opposite sign, the answer is negative. Now, parehong may B minus 7. So, ilabas mo lang yung B minus 7. Tapos, in short, shortcut natin, tanggalin mo yan, natira is A. Tanggalin mo to, natira is plus 4. I-box mo yan, because that is now the final answer. As simple as that. Now, sige, for the sake ng medyo, sir, medyo na nahihilo po ako dun sa malayong pagaganyan. Kung mas prefer niyo yung isa-isa, okay lang ito. Pero, I suggest, mag-practice na mag-practice para kaya niyong idiretso. Alright? So, para mabilis yung process. Pero although, hindi naman pabilisan, patamaan naman ang sagot. Di ba? So now, let's see, hiwalayin natin. Sige. Para mas mag-gets ng iba. So, may dalawang A. So, yan ang GCF kasi variable lang yung may pareho. Yung number kasi wala na naman. So, we have A ang nasa labas. Tinanggal yung A dyan kasi may A dito, matitira is B. Minus 7, walang ganap yung 7 kasi walang number dito. Yung A, bawasan ng A, nawala. Right? Kaya naging ganun siya. Next, 4 saka 28 GCF ay 4, kaya nasa labas yung 4. Tapos, since number lang to, walang kinalaman yung variable. 4 divide 4, the answer is 1. Tapos may B, that's 1B, pero pwede siyang B na lang. Kaya B na lang inilagay ko doon. Negative 28 divide 4, that is negative 7. Tapos, follow the process. Ayan. So, ganun po ang complete process natin. Okay. Now, let me show you ano naman yung isa pa. So, paano tayo magre-rearrange? So, say for example, napansinin niyo na, sir, yung AB dito po, ay pwede ko pala siyang igrupo sa 4B. Bakit? Bakit sa tingin mo? Kasi, sir, pareho silang may B. Very good. Sir, yung negative 7A, saka yung negative 28, pwede rin magrupo. Kasi po yung 7 saka 28 may GCF. Very good. Yan. So, tama. So, sige. Rearrange natin. So, we have AB plus, tandaan na, plus 4B. Hindi ito maiiwan. Ito ang kasama ng 4B. Rearrange tayo. We're not changing signs. Rearrange. Ang kasama niya, kung ano yung sign ng 4, siya dapat yung operation. Okay? Next, negative 7a minus 28. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo. What if negative na yung pinakagitna? Okay, what if negative na ang pinakagitna? What will you do? So, ganito siya. So, ito, pwede ko itong igrupo, pero ito hindi mo yan pwedeng ganyanin agad. Alright, so hindi yan pwedeng ganyanin agad. Bakit? Bakit nga ba? Kasi, ang naka-minus ay 7A lang. Alright? 7A lang ang naka-minus dyan. Pero kapag nilagyan natin ng grouping symbol, ibig sabihin ang naka-minus na yung buong 7A minus 28. So therefore, iba ang ibig sabihin nun. Diba? Kung minus mo lang yung 7A, tapos minus mo lahat, magkaiba yun. Magkaiba ang meaning. So, ganto ang gagawin natin para makaligtas kayo dito sa minus na yan. Ganto siya. So, remember, ang sign nito ay, separate ko lang ha,
7a, tapos ito naman ay negative 28. Pwede mo naman siyang i-groupings na ganoon. Sulat ko, 7a minus 28. So, kapag gin-groupings mo siya na ganyan, take note mo lang. Kung talagang gusto mong i-shortcut na ganyan, isipin mong mabuti. Ganto ang lagi mong itatatak sa utak ninyo. Okay? Ganto po siya. Kung ginawa mong negative ito, or minus yung gitna, make sure papalitan mo lahat ng signs niya. Kaya ko ito sineparate. Okay? Kaya ko ito sineparate. So, dito sa original, negative 7a siya. Dapat sa parenthesis, positive na siya. Tandaan? So, in this case, check na to. Kasi positive na siya. Tama? Again, kung negative siya sa pinaka-equation, ay sa pinaka-expression natin, dapat sa loob, positive siya. Same with negative 28. Kung negative siya dyan, you have to change the sign. Kung negative siya dito, you have to change the sign. So, kung negative yan, magiging positive siya. Alright? So, tandaan nyo yan. Yung dalawang term na ipinasok natin sa loob, make sure lahat magpapalit. Alright? So, sige nga. Let's see. Sir, paano naman naging the same yan saka ito? So, papakita natin. Yung negative 7a minus 28 ay plus 28, di ba? Ang tanong is, sir, bakit po ginanyan yung form? Baka hindi po siya pareho nito. So, let's see kung hindi nga siya pareho. So, dito, negative, we have negative 1. So, lagi yung may ganyan. Negative 1 times 7a, the answer is negative 7a. Eto. Tama? Next, negative 1 times positive 28, the answer is negative 28. So, therefore, the same lang sila. Tama? Ibang itsura lang, pero the same ang value nilang dalawa. Okay? So, yun ang pinakapakakatandaan nyo. Kasi, once na nag-groupings kayo, kailangan dapat walang value na mababago. Kailangan same pa din. Alright? Kaya ginawa natin, kung gusto mo talagang minus yan, change all the signs. Ayan. So, yun ang suggestion ko sa inyo. Then, proceed kayo sa pagpa-factoring by grouping. So, take note of that. Yun po uulitin ko ulit. Kasi that's very important. That's very crucial. Once na minus ang gitna, change all. Change all. Once na minus ang gitna, change all. Alright? So, I hope clear yun. Ha? Para makuha ninyo yung tamang sagot. I believe you can. Alright? So, sige. Let's proceed. So, I hope kaya nyo nang idiretso. So, pag-usapan natin ito. Ano ang GCF ng AB sa kanang 4B? Sir, B. Very good. So, kung B siya, nasa labas yung B. Yung B tanggalin natin dyan, kasi may B na sa labas. So, i-divide mo kasi yung term by term, di ba? Matitira is A. Next, yung plus 4, walang kinalaman, walang ganap. So, kopya lang. B tanggalin ng B, the answer is wala nang matitira. So, that is A plus 4. Then, minus, tandaan, minus na yung gitna. Ano ba yung GCF ng 7 and 28? Sir, that's 7 po. Very good. So, 7 siya. Tapos, 7 divide 7, the answer is 1. Tapos, may A. Walang kinalaman yung A, so kopya lang. So, that's 1A or just A. 28 divided by 7, the answer is positive 4. Okay? So, ayan. That's it. Now, so we have A plus 4, saka A plus 4. Then, ilalabas mo yung A plus 4. Tapos, pwede mong tanggalin yung shortcut natin para dito sa second, we have B minus 7. And this is now the final answer. So, check natin sa kabila kung tama ba. Ayan, so B minus 7, A plus 4. Ayan, so same lang yan. B minus 7, A plus 4. Alright? So, again, ito. Ito pala baka maging mag-create ng confusion sa inyo. Alright? So, ang GCF natin ay 7. Okay? So, kaya ang dinivide natin ay 7, positive 7 lang. Although, magmumukha siyang negative dito kasi minus siya. Pero since we are talking about this one, we are factoring this. So, huwag mo na i-consider yung minus dyan. Okay? So, baka kasi ang gawin ninyo,
28 divided by negative 7, negative 4, mamamali kayo doon. Okay? So, actually, kung dito, mas, kung nililito kayo, pwede nyong hiwalayan para mas madali. Kunwari, yung 7a plus 28 para mas safe. So, ang mangyari dyan, 7, para alam mo agad na ano, na hindi negative yung 7. So, in this case, medyo ano lang siya, medyo delikado. Pero, practice mo lang. Okay? So, that's it. Now, sige nga, let's see kung paano mo naman gagawin ng ating humor drill. Okay? So, completely factor the following expressions. Ayan, so let's have 1 and 2. So, for this, I'm going to show you one solution na lang. Then, you may try out yung ibang way ng pagsasolve. Alright? So, I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let's answer number 1. So, first, of course, conditions. Check kung masasatisfy yung condition. 4x minus 10 plus 6xy minus 15y. So, let's see. So, ang suggestion ko is to always check yung first 2 consecutive terms. Ayan. So, ito, consecutive terms yung dalawa. Baka may GCF yung dalawa. Meron. Ito rin, baka may GCF, meron. So, grupo mo na. And, ngayon, ang question, ano yung gitna? Plus. So, kung gitna ay plus, okay tayo dyan. I-parenthesis mo lang siya ng freely. Okay? Now, let's factor. So, sige. 4x minus 10. So, may GCF yan, that is 2. So, ibaba ko ha, para mas mag-guess ninyo. So, ang GCF ng 4 saka ng 10, ano? Hindi yan pwedeng 4. Kasi hindi naman ito divisible sa 4. Right? So, that's 2. This is divisible by 2. Divisible by 2. So, ang GCF ay 2. Okay? 4 divide 2, the answer is 2. Yung x walang ganap, kopya. Bakit walang ganap yung x? Walang x sa ating GCF. Negative 10 divide 2, the answer is negative 5. So, this is the factored form of 4x minus 10. Next, for this one, 6xy minus 15y. So, what is our GCF? Sir, sa number, meron po tayong GCF. Diba? So, that is 3. Diba? Divisible by 3. Divisible by 3. So, we can divide it by 3. Diba? So, ibig sabihin, ang GCF ay 3. Tama? What about for x? Pareha bang may x? Hindi po. Pero yung y, parehong meron. Tama? So, may y ito, may y yon. So, ibig sabihin, meron pa siyang GCF na y sa labas. Take note of that. So, hindi lang laging number. So, dun sa examples natin, nasanay tayo na number lang or variable lang. So, in this case, pwede. Diba sa common mo na mil factoring? That could be number or variable. So, that is why you have to check. So, number, so we have 3 GCF. Yung y, pareho. So, y ay GCF din. So, we have 3y. So, number by number, y by y. Yung x walang ganap, kopya lang. 6 divide 3, the answer is 2. X walang ganap, kopya. Y, tanggalan ng isang y, the answer is wala. Next, so may ganap yung 15, yung negative 15. Negative 15 divide 3, that is negative 5. Tapos yung y, tanggalan mo ng isang y, wala na. So we have 3y multiplied by 2x minus 5. I'll repeat, eto. Kasi baka nalilito. Yung 6 saka yung 15, may GCF na 3. Kaya may 3 sa labas. Yung x dito, wala siyang partner na x doon. So therefore, hindi siya pwede magkaroon ng x sa GCF. Kasi ang GCF is common. Dapat meron yung isa saka yung isa. Now, pero yung y, kung i-check natin, may y yung first term, may y yung second term. So therefore, pwedeng may GCF na y. Pwedeng GCF yung y. Okay? So, kaya 3y ang ating GCF. Then, divide mo lang number by number, variable by variable with same base. Yung x walang ganap, kopya. So, 6 divide 3, 2. X ay kinopya. Y, tinanggalan ng y. Walang matitira. That's for first term.
Negative 15 divided 3, that's negative 5. Y, tinanggalan ng y, wala na. Ayan. So, therefore, ito na ngayon ang ating factored 4. So, we have 2, 2x minus 5, yung plus, huwag kakalimutan, 3y, 2x minus 5. Ayan. So, parehong 2x minus 5. So, ganito yung shortcut, 2x minus 5. Tapos, kung gagawa ka na ng yung multiplier niya, yung remaining factor niya, ang shortcut ay tanggalin mo yan. Kung anong nakita mo dyan, yun ang magiging sagot. So, that is 2 plus 3y. If ever na wala palang number dito, baka lang encounter ninyo yan. If ever na, wala, kunwari 2x lang, tapos walang 2 dyan, that's 1. Okay, that is 1. Kapag naubos yan, that is 1. Tandaan po yan. This is now the final answer. Okay, so kung nag-arrange ka, then make sure na ganito rin yung format ng final answer ninyo. Okay? So, yun lang. So, let's have, or I mean, pwedeng baliktad ito for as long as parehong-pareho yung nasa loob. Right. So, let's have number 2, 9yz minus 9xz minus x plus y. So, ganun ulit. So, conditions muna. Pwede ba siya ng factoring by grouping? 4 terms ba? Yes. Now, may GCF ba yung magiging grupo natin? So, let's see. Check natin. Eto, yung 9xz saka 9yz may GCF. Of course, parehong 9. Parehong may z. So, may GCF sila. Pero yung x plus y, wala. Diba? Magkaiba siya. Ngayon, take note of this minus. Careful tayo, okay? So, lagay mo dito para ma-visualize mo. Kapag pinasok natin ito, ito kasi yung pinaka-sign nila. Diba? Kapag ginanya natin siya, dapat mag-change ng sign lahat. So, dapat yung negative x magiging positive. So, check na ito. Pero yung y, dapat magiging negative. Kung positive siya dyan, make sure this will become negative. So, i-rewrite natin. Magiging siyang 9yz minus 9xz minus, sorry, that's minus. So, yung x magiging positive, yung y magiging negative or magiging minus y. Okay, so ayan yung pag minus. Ganun yung ating way. Okay. Next. So, isa-isahin natin para mas magets ninyong lahat. So, 9yz, pero kung kaya nyo ng diretsyo, then diretsyohin nyo na. 9xz. Alright. So, sige, let's factor this one. So, we have number, tapos may mga variable. So, i-double check natin ha, baka yung variable meron din. We have 9 and 9. So, ang GCF nyan ay 9 din. So, kapag pareho na, that's automatic. Kung ano yung number, siya yung GCF. Okay? So, ano makakadivide sa 9 sa kasi 9? Of course, 9. Diba? Let's see y. Ang y, may y ba sa kabila? Wala. Ang z, may z ba sa kabila? Meron. So, ibig sabihin, common sila. So, lagay ka ng z sa labas. May x dito, may x ba sa kabila? Wala. So, hindi siya GCF. Alright? So, then, remaining factor tayo. Ayan. So, 9 divide 9 is 1. Sige, lagay ko 1 para, ano, pwede, pero pwede hindi nyo na siya ilagay. Yung y, wala namang y sa ating GCF. So, wala siyang ganap, so y lang. Ang z, tinanggalan mo ng z, wala nang matitira dito. Tama? Next, negative 9 divided by 9, that is negative 1. Alright? Or pwedeng wala na yung 1. Negative, ganyan. Same lang naman. Ang x, wala namang x dito, so x lang yan. Ang z, wala namang z dyan. Ang z, may z dito na isa, so wala nang z dyan. Okay? Or pwede mo itong ganda na lang. 9z y minus x. Okay, sinilagay ko lang yung 1 para alam ninyo na nagdi-divide din yung mga numbers. Pero kapag 1 kasi tinatanggal na. Alright? Etong x minus y, kung mapapansin ninyo yung x minus y ay hindi na, di ba hindi na siya ma-factor? Wala namang number na pwedeng ma-factor. Wala namang parehong x or parehong y. So, copyhin mo lang. Eh, ang kaso, kung dito pa lang, kung titignan natin, again, ipapalit ko muna. So, we have 9z. Sorry. Multiplied by y minus x. Ito yun. Minus x minus y.
So, eto, this is our first time to encounter this. Paano, sir, kapag hindi sila parehong-pareho? Diba? Yung y dito, negative y doon. Yung x dito, na negative, positive doon. Okay? So, ano nga ba? Paano nga ba? So, eto ay may hilot pa. Magagawan pa ng paraan. Pero there would be times na hindi na. So, kapag hindi na, ibig sabihin, baka hindi na siya factorable. Okay? So, in this case, yung y minus x saka x minus y, kung papansinin natin, saka x minus y, ano-ano ang kaibahan nila? Nagbago lang ng sign. Tama? Yung negative naging positive. Yung positive naging negative. So, ang gagawin mo lang dyan, mag-change ka ng sign sa isa. Okay? So, ibig sabihin, it's either change mo yung sign nito lahat or change mo yung sign nito lahat. So, how would that happen? Paano yun mangyayari? So, in this case, let's choose to change the sign nito. Okay? So, ganito ang mangyayari dyan. So, yung x minus y is just equal to negative 1 times y minus x. Okay? So, yung negative 1, tas times mo sa y minus x, the answer is x minus y. Tama? Let's see. Negative 1 times y, that is negative y. Negative 1 times x, that is positive x. Or pwede mo siyang i-arrange into x minus y. Diba? In-arrange lang natin, kaya siya x minus y. So, therefore, ang gagawin mo lang dito, ito yung technique. So, let me give you yung shortcut ulit para mabilis niyong makuha. Kapag mag-change ka ng sign, ang mangyayari lang dyan is, you have to change the sign ng operation sa gitna. Or yung operation na nasa unahan niya. Okay? Ganito ang ibig kong sabihin. Pwede ko itong i-change. Para maging pareho ito, saka ito, para maging y minus x ito, kailangan ko itong baguhin. Magiging plus yan. So, magiging ganito siya. 9z, y minus x, babaguhin ko yan, magiging y minus x din ito. Okay? So, kapag naging y minus x yan, so may common na sila. Tama? So, therefore, ang mangyayari dyan, magiging siyang y minus x, tapos, syempre yung nasa loob, tanggalin ko to, magiging 9z. Tanggalin ko to, magiging plus. So, walang number. 1. That's 1. May 1 yan dyan, di lang nakalagay. Okay? So, kapag natanggal na yan, ibig sabihin na divide siya dito, that's 1. So, we have y minus x multiplied by 9z plus 1. So, this is now our final answer. Okay? So, that's it. So, thank you so much for watching. If you've learned a lot today, and I want to see you in the next video. Bye-bye! Thank you so much for watching. I hope you've learned and enjoyed our lesson for today. And if you did, wag na wag ang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakakapag-click ng notification bell para ma-notify ka sa mga videos natin na mga susunod pa. Alright? And also, let me remind you again that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #YouMorePH. Bye-bye. See you in our next video.